Sa iba pang balitang probinsya, 21 mga pagyanig na itala sa Batangas. Kunin natin ang detalye mula kay EBC correspondent Gads Rodelas. Gads? Patuloy na niyayanig ng sunod-sunod na mga paglindol ang lalawigan ng Batangas simula pa kaninang umaga. As of 5 p.m., nakapagtala ang FEVOCS ng nasa 21 kung saan nadagdagan pa ito ng isa pa na mahina at malalakas na mga pagyanig, tectonic at volcanic ang pinagmulan. Nagsimula itong maramdaman alas 10:31 kaninang umaga sa bahagi ng Bayan ng Bawan. Nasundan pa ito ng ilan pang pagyanig buhat sa mga bayan ng San Nicolas, San Pascual, Lemery, Agoncillo, Talaka at ang bayan ng Mabini kung saan naitala ang 4 na malalakas na lindol mula magnitude 4.0 hanggang magnitude 4.6. Wala namang naitalang pinsala sa buong lalawigan ng Batangas habang pinag-aaralan pa umano ng FEVOCS kung may kinalaman ng paggalaw ng lupa sa aktibidad ng Taal Volcano na sa kasalukuyan ay nasa alert level 1. Samantala, patuloy pa rin kinukupkop ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas ang mga naapektuhan ng pagputok ng Taal Volcano noong Enero 2020. Nananatili pa rin sa mga bayan ng Ibaan, Balete at maging sa Batangas City ang mga evacuee na hindi na makauuwi sa kanilang mga lugar, lalo na sa Volcano Island na itinuturing na ngayon na no man's land. Para sa Eagle News, Gads Rodelas, we live in interesting times.